Dalawang driver, 5 taon ang serbisyo pero 5 taon rin walang anumang benepisyo. Dagdag pa ng mga pobre, kakarampot lang daw nga ang sweldo. Binabawasan pa ito kapag may bolilyaso ang kanilang biyahe. Ito ang kanilang sumbong. Panoorin. Apo si Nico Melyarpes. At ako naman po si Robin Reveille. Lumapit po kami sa Bitag Kilos pronto upang ireklamo itong pinapasukan namin na kampanya GITC tracking. Sa kadahilan ng ang mga benepisyo po namin ay hindi na huhulugan. Katulad ng SS PhilHealth Pag-ibig. Kami po ay driver. Pati yung finance, mga wala rin pong benepisyo. So parang ang lumalabas po, kami po yung nagpapasahod sa finance. Sa ATM po namin nakahulog ang sahod pati ng finance. At sa mga charges po na katulad ng mga accident na ano, hindi po ipinapasok sa insurance, sa amin po kinakaltas. Ang gusto po namin ilagay sa ayos o yung tamang proseso ng benepisyo ng tao ng bilang isang namamasukan. Kasama ho natin ngayon sa studio, nagre-reklamong si Ruben Rihelme and si Nico Melyares. Okay, dalawa kayo, ano? Okay, mga boss. Ano ba trabaho niyo? Pakyawan kayo? Ano ba yung perbiyahe? Perbiyahe po. Perbiyahe, okay. Okay, dito sa ginagawang perbiyahe, paano kayo binabayaran? Yung malayo ang biyahe, magkano? At malapit ang biyahe, magkano? Ang Santa Rosa to, may Kawayan po, 1,000. Okay, pag medyo lumagpas na doon yan? Pag lumagpas po, mga Manang Tarlac na po, eh, mga 1,600 po. Pag medyo nandun na sa mga parting norte na? Norte na po, nasa 5,000 po. 5,000, okay. So dito sa parting to, ganun lang, pag pinatawag kayo, naka-standby lang kayo? Oh, opo. Pero hindi naman araw-araw nag-drive kayo, kumisan pahinga lang kayo, tapos pag tinawagan kayo, report kayo? Hindi, araw-araw, sir. Araw-araw naka-standby kayo roon? Sa truck, sir. Sa planta. Sa planta nila, standby lang kayo. Pero hindi naman obligado kayo'y tumambay roon as araw-araw dahil hindi naman kayo binabayaran yung per araw na pagpapakita nyo. Bagkos binabayaran kayo base doon sa sinasabing per biyahe. Yes, sir. Tama? Okay, sige. Kaya nandoon kayo on standby kasi just in case pa nagpabiyahe. Hindi, nag-ano din kami, sir, nakapila na rin, sir. Oh, kaya nga, nandoon kayo kasi per biyahe yun. Hindi naman kayo, kahit na tumambay ko, pumila kayo araw-araw kung walang biyahe, ala rin kayong kikitain. Tama? Yes, so, pakyawan ang tawag noon. Alright, sa 5 taon na pagiging driver mo roon, ang kalungkutan dito, may sinasabi ko, itong GITC Supply Solutions. Hindi ko alam kung makataong ginagawa nila kasi may mga kapareho sa inyo noon, kahalintulad ng inyong mga sumbong. Base doon sa sinasabing per biyahe, 5 years nagtatrabaho, ang gusto lang ninyo ay yung mga sinasabi ninyong benepisyo. Okay. Yes, sir. Benepisyo. Sino nagbabayad ng SSS ninyo? Kayo rin? Saan sabi po kasi sa amin ang boss na... Pero may contribution kayo. Hulugan nyo, magbibigay din sila ng hulog nila. Opo. Alright, parang may katumbas din sila kasi sa hulog ninyo, kasi parang sa ganun, kung may mangyari sa inyo, may makukuha kayo yung sinasabing injury kung meron man. Tama? Tama. Okay. Kayo ba yung nag-check sa SSS na kung meron kayong... Wala po talaga. Wala. Pero naguhulog kayo, personal? Hindi na po. So hindi kayo naguhulog kasi kinakailan, maguhulog kayo, tutumbasan din ng employer yon yung hulog ninyo. Parang sa ganun, kung may aksidente, eh, meron kayong makukuha. Sandali lang, ano? Kanina, sinubukan ho na Bitag Kilos pronto makipag-ugnayan sa Dole Region 3 para sa kasong ito. Dahil sa protocol kuno ng Dole ay hindi sila makakausap ngayon on the air. Pero ayon sa Dole Region 3, nasa batas daw kapag isang empleyado mahigit isang 6 na buwan ng pagtatrabaho sa kumpanya, karapatan daw mabigyan ng mga benepisyo tulad ng SS, PhilHealth at Pag-ibig. Bukas na ang kalang tanggap at sikasuhin ang reklamo ito. Nek-nek nyo. Sinong niloloko nyo kayong mga potok sa buhurin kayong mga dole? Ambalusin kayong mga mukha ninyo eh. Ang bobo ninyo eh. Sinasabi na nga complain na tagatapos mga protocol. Alam nyo siguro, jakol eh. Lul. Sira ulo kayo. Kaya tuloy, kinagagalit nyo ako eh. Edit nyo lang mamaya ito pag in-upload. Luko-luko kayo. Kunyari pa kayo, ang dami mga protocol. Ambalusin ko kayo mamaya eh. protocol. Pag public service, walang protocol. Sasagot kayo. Mga tamad lang kayo ata. Baka naglalaro lang kayo ng mga ewan. Anyway, ganito.
Ako na lang ang sasagot dahil sa parting to, nagre-reklamo kayo ng sinasabing benepisyo nyo. Ang nakikita ko, dahil ito inakita na namin noon sa mga Kilos Prontong reklamo nung nauna noon, sasabihin ko sa inyo mga boss, ang sasagot sa inyo dito sa Dolly Main, wala silang obligasyon sa inyo kasi nakukuha ninyo yung rate na gusto ninyo, pakyawan. Okay? Ito yung malungkot na sinasabi ng Dolly sa pamamagitan ng NLRC. Kasi hindi kayo mga empleyado, pakyawan kayo eh. Nakuha niyo bang ibig sabihin? Ibig sabihin, kalimbawa, pag malayuan, 5,000 yun. Pag malapitan lang, 1,215. Pag may pabiyahe, tatawagin kayo, nalarga kayo. Pag wala, kinakailangan doon lang kayo, nakapila, just in case, tinawag kayo, may biyahe. Pag wala, wala kayong kinikita. Pero doon sa sinasabi ninyong parting kung saan na merong may hulog dapat kayo, huhulugan ninyo as self, parang ano, sarili ninyo, voluntary, ano, okay. Dapat ang kumpanya ay tutumbas din doon. Okay? So, kung hindi kayo naghulog, hindi nyo rin kinakailangan obligahin ang kumpanyang maghulog para sa inyo. Kasi dapat kayo muna maghulog ng inyong SSS, tapos sila, papaalam natin, tutumbasan nila yun para kung may sakayang disgrasya, anumang sakuna or meron, meron din kayo makukuha, mga boss. Linawi natin. So, yun lang ba ang inyong nare-reklamo sa 5 taon na parang wala kayong SS sa pag-ibig? Ano rin, sir? Wala rin kami 13 months, gano'n daw. So, 13 months. Kasi, again, bayo na rin sa sinasabi ng mga pangadyan sa Dole, tulad ng sa Region 3, wala atang ginagawa, kundi naglalaro lang ata ng kalang manoy. Ganitong sistema niyan eh. Sasabihin na naman nila, sila, hindi ako may sabi nito. At inuulit ko na lang na yung inyong benepisyo ay malabo kasi hindi kayo mga empleyado. Ito'y base na rin sa sinasabi ng NLRC nung aming idinulog na kapareho sa inyo, lalo-lalo na pag yung mga pakyawan na mga driver. Kayo'y pakyaw eh. Kayo'y tawag dito na binabayaran ng mataas na rate, depende kung saan. Kung wala kayong trabaho, wala rin kayong sweldo. Kaya lang, sabihin, tanong ko sa inyo, gaano kayo kadalas na medyo nakakapagbiyahe sa isang buwan? Araw-gabi, sir. Alam ko, gaano kadalas? Sa isang buwan, gaano kadalas ang biyahe ninyo? Pag season po, sir, seasonal. 10 biyahe sa isang linggo po, kaya. Sa isang linggo. Okay. So, pag wala, wala rin. Wala din po. Okay, sige, ganito na lang. Dahil ang Dole, pakiwari ko, mga inutil yan eh. Hindi naman siguro alam to ni Bebot Belio eh. Dahil kung may mga protocol, siguro nagpupusoy lang yon. Kaya hindi pwede madistorbo. Pag araw ng Wednesday, nagpupusoy dun sa Region 3. Ganun sila, nagpupustahan. Nagpupustahan yung mga yun, kaya tamad. So, ang sagot dito, tulad ng sinagot sa atin sa Main, kasi may mga Dole rito na sinasagot, okay? Na yung sagot ko kanina, yun din. Natatandaan ko to mga boss. So, maliban ho doon, hindi naman nireklamo yung inyong mga rate o sweldo, kasi nakukuha nyo naman yung rate ninyo, tama? Yes, sir. Wala sa tamang rate. Wala sa... Ano ang tamang rate? Kung wala sa tama, eh hindi naman kayo arawan, hindi naman kayo pakyawan kayo eh. Ang pakyawan ay pagkasunduan ninyong yung inyong kumpanyang may kontrata kayo, hindi naman kayo mga empleyado. Sabi mo, 5,000 mula doon sa ano niyo, pag mga out of town na malalayo na. Pag malapitan, 1,200 or sa Samay Santa Rosa, 1,200, pag nasa Tarlac, 1,500. Pagpupunta ng Bicol, Ilocos, 5,000 na, tama? So, paano mo masasabi na wala sa tamang rate yun? Yung rate na yun, kasunduan ninyo, ikaw ay tumatanggap lamang base doon sa sinasabing pakyaw. Ang kwan po dyan, yung isa pa po dyan, yung kwan sa... Okay, sinasagot ko muna yung tanong ko muna, paano? Kasi at point na hindi natin masasabi kung tama o hindi dahil approve sa inyo yon.
sa isang araw. Sabi mo nga, kung sa isang araw, sa isang linggo, nakakapit ba 10 biyahe kay sa isang linggo? Mabilisan sa bawat biyahe sa isang linggo, nakakapag siguro, mahigit na siguro, baka umaabot pa siguro kayo ng mga 15 mil mahigit. Tama? Pag sinerte kayo sa isang linggo. Tama? Yes, sir. Sa isang buwan, pinakamataas na kita ninyo, magkano? Kayo ho, ikaw na mismo. Yung pinakamataas na kita mo sa isang buwan at bakit mataas ang kita mo nun? Yung pong sasakyan po hindi sirain. Nagkakaroon ng mga plat. Katuloy-tuloy na kami ng nagkakaroon kami ng bahay ng tuloy-tuloy. Okay. So, ang tanong ko, magkano ang pinakamataas na kita mo? Ay, pinagtinitingnan ko kung kayo dehado. Pakyawan kayo. Magkano yung pinakamataas na nakita mo sa madalas na biyahe mo sa isang linggo, pitong araw sa isang linggo, nakakapag 10 biyahe ka, nagdo-double trip ka niyan. Tama? Sa isang linggo. Dahil sa isang araw, sa isang linggo, pitong araw lang. Nakakapag 10 biyahe ka, ibig sabihin, kuminsan nakakapag-double trip ka, tama? So magkano kita mo ron? Mga kulang-kulang 40 na po. Sa isang buwan? Kulang-kulang 40. Yung pinakamataas mo. Oh. Ikaw naman, sa isang buwan, pinakamataas mo. Ganun din, sir. Pag 40 kayo. So, 30 plus. So, gusto mo 13th month pa. Pakyawan kayo Hindi kayo empleyado Baka hindi lang siguro kayo malinaw. Masasagot lang, gusto ko sana sa bibig mismo na nagpupusoy ng mga lukulukong si Raulo sa Region 3 na dole. Hindi nila masagot. Ako, nasagot ko na. Ayokong lalabas na para akong ginagawa kong yung trabaho. Makinig kayo mga taga-Dolo Region 3, ginagawa kong trabaho ninyo mga putok sa buho kayo. Pag nalaman ni Bebot Belio, pag tatadyang kayo sa lalamunan ninyo, siguro nagpupusoy kayo ngayong araw na to kaya ayaw sumagot ng telepono, ha? Sinagot ko lang, boss. Sa mga empleyado yung sinasabi mo, malungkot man sabihin to sa inyo. Okay? Maliban doon sa sinasabing tamang rate, ang sinasabi nyo, SSS din. Hindi naman kayo naguhulog ng SS nyo. Sana hinuhulugan nyo para paglapit nyo sa akin, hambalusin ko yung kumpanya na may dapat may katumbas na hulog din yon. Kasi na, yun ang pupwede. Hindi nyo hinuhulugan. Bakit maguhulog yung kumpanya? May contribution din kayo. Okay? Sino ba nagsabi sa inyo na kayo'y nadihado? At paano nyo nasabing dihado kay ginawa rito ng GITC Supply Solutions Incorporated? Bakit kayo napadpad sa akin? Yung mga charge sa mga accident. Hindi nila pinapasok sa insurance. Anong charge niya? Yung pag nagkaroon po kami ng aksidente, tapos... Anong aksidente meron? Example po, nakasagi kami sa daan, ganun. So, yung magpo-police report kami. Then yung mga damage yun, sa amin inaano. Walang insurance yung walang insurance yung kumpanya. Yung dala-dala namin truck ano. So hindi rehistrado, hindi insurance sure. Oh. Sige, ganito ang gagawin natin. Antayin natin itong mga putok sa kasama sa labor. Ito kasi, pagdating sa parting yan, gusto nyo sabihin sa akin, nagsusumbong kayo ngayon, ang dami nyo kasing sumbong Hindi tumutugma yung kanina sinagot ko na. Ngayon, ang sumbong nyo naman, nagmamaneho kayo ng truck na walang insurance. Opo. Dahil walang insurance, kanino dapat pag nakasagi kayo? Sa kanila, sa inyo? Dapat po sa kanila. Kasi sarili po nila, truck po nila yan Pero sinong nagmamaneho? Kami nga po. Bakit nyo pinasasagot sa kanila? Kayo naman nagmamaneho, kayo ang nakakasagi. At bakit ang kumpanya? Naman po, hindi naman namin. Aksidente siguro ibang usapan. Aksidente po talaga. Ang sagi kasi, nangyayari din yan. So, ikintang ingat. Depende na rin siguro sa pagpapaliwanag sila'y kontento. Pero ganito na lang, pumunta kayo sa inyong tanggapan. Okay? Yes, sir. Sa inyong opisina. Sabihin nyo, interesado na yung barumbadong Tulfo, hindi basta Tulfo, si Bitag, nagtatanong, Ma'am, sa tuwing magmamaneho ba kami, sigurado ba insured tong truck namin? Kasi pag nagasagi kami, baka kami i-charge nyo. Unang-una, ang truck ninyo dapat may insurance.
Pero wag niyo gagawin dahilan niyo kasi pwede niyo isagi. Total, hindi naman sa akin 'to. May kilala ako diyan eh. Nagda-drive sa Los Angeles, nasagi niyo. Sabi ng anak, uy, uy. Sabi ng tatay, kamagalala, hindi naman sa atin 'to. It's not ours anyway. So iba 'yun. At least insured 'yun eh. At least sasabi, at least nabawi ko ng binayad ko. Pero boss, ganito 'yung sasabihin ko, ano? Pwede niyo balikan at balik kayo sa akin. I-ere ko uli kayo. O pwede ba, natanong niyo? Ma'am, bakit niyo hindi ininsure yung sasakyan ninyo na niminamaneho namin? Kapag nakasagi na aksidente kami, kami malilintikan dahil walang insurance. May insurance ba ito? Karapatan yung sabihin yan. Kung anong sagot. Okay? Yes, sir. Pag nasagot na yan, balik ka sa akin. Titingnan ko kung tama, hampalusin uli natin. Ha? Sa ngayon, medyo hindi ako masyado kampanta rin. Hinambalis ko yung labor dahil tatamad-tamad eh. Pero dito sa kumpanya, hindi. Ha? Oh, ngayon, Region 3 labor, hindi pa ako tapos sa inyo. Ha? Mayos kayo, mayos kayo. Ha? Kala nyo siguro dahil nasa government station ako, sasantuhin ko kayo. Hindi! Mabubisit nga sa inyo si Digong eh. President Digong. Oh, pag nalaman to ni, ano? Ay nako, si Secretary Bello, Silvestre. Ay nako, isa pa rin kayo. Mahahambalos kayo, mga sangkatarbang, mga tamad kayo. Pupusoy-pusoy lang kayo sa Region 3. Ha? Okay, pwede ba? Balik kayo sa akin, ha? Yes, kasi yun ang issue ron eh. Pag nakadisgrasya kayo, walang insurance, hindi naman siguro tama. Hindi nyo naman pag-mamayari yung truck eh. Sir, nakakuha ko na po yan. Itanong na po yan kay Boss Gino. Anong sinabi? Bakit walang insurance? Colorum sila? Colorum na po. Wala po talaga insurance. Sigurado ka? Tapos ka? Anong sinabi niya kay Dino? Colorum yun? Colorum. Wala niya. Hindi na po naka-insured. Bakit daw hindi naka-insured? Pero tinanong ko kung kami malaka-insured, sabi niya. Minura niya ako. Ganon. Ikaw, kung apat asawa mo, tagsi 50 mil siya. Sila, sabi niya sa akin. Bibigyan kita ng 200, 1,000. May number ka ng lukulukong boss mo? Mayroon po dyan. So gusto mong tawagan ko mamaya. Para murahin ko na. Pagkapareho ng pagmumura mo. Kaya lang, wala ka rin sa trabaho dahil mumurahin ko eh. Mas matindi ako magmura. Pala mura din po kasi yun eh. Eh, kung murahan, pag-uusapan, walang tatalo sa akin. Kaya nga po, yung kanya yun, na naka-aksidente po ako ng kwan. Ganito na lang gagawin natin. Payoy, i-reschedule muna natin kasi nagsasabi ka, ikaw naman siguro magtanong dahil siguro hindi magandang pagtanong mo sa boss mo. Ikaw magtanong ka ng medyo wag sa boss kundi doon sa sinasabing dispatcher ninyo. Yes, sir. Okay, may karapatan ka. Wag na siya. Kasi mukhang medyo baka dating ng boss eh. Mukhang piloso po ka eh. Ikaw naman, mukhang matino ka eh. Okay? Okay ba sa'yo? Okay, sir. Halimbawa, iniwan ko yung aking pangsabong na manok na hindi na ako magsasabong. Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi ako, sir, marunong mag-alaga ng good. Manok. Ibig sabihin, mas okay ka kaysa rito. Okay lang, ha? Itanong mo muna yan, ha? Gusto kong makuha at babalik ko kay sa akin. Kasi may tanong ka at sinasabi mo, iba naman ito, nag-umpisa tayo. Itanong mo ulit. Sasabihin mo, ba't mo sinasabi? Ang nagpapatanong ho si Bitag eh, si Ben Tulfo eh, yung barumbado. Yung kinakasahan kahit yung matandang Tulfo, kinakalaban. Okay? Yes, sir. Ha? Nakita nyo? Eh kung yung matandang Tulfo, kinakasahan ko, sino pa kaya itong kulangot na boss ninyo? Alright, malinaw? Yes, sir. Alright? Yes, sir. Eh, alang-alang sa inyo. Gagawin ko yan. So, ikaw muna magtanong. Pag minura ka, balik ka sa akin. Taga mo sa bato. Kung anong ginawa sa iyo, ganun din ang gagawin ko rin sa kulokoy na amo mo kung magsisiga-sigaan yan. Eh, paano sir kung ano, kung hindi na kami tanggapin doon na, limbawa? O di, huwag mong tanungin. Kasi, kung magiging cargo ko ni konsensya pa kita, pag natanggal ka, ako na ngayon, wow, sasisingilin mo ako. Nagpapatanong lang naman ako sa iyo eh. Pwede mo naman tanongin, pwedeng ayaw. Sino bang may problema? Kayo. Sino solusyonan ko? Ang problema ay kung anong ginawa sa'yo, ganun din ang gagawin ko. Eh, huwag mo itanong, di walang mangyayari. Di walang mangyayari. O, di kasi sibakin. Tama? Yes, sir. Mapag-isipan naman ang gusto. Pag, sleep over it. Ibig sabihin, matulog ka, pag-isipan ang pagdasal mo. Baka maliwanagan ka. Pag-gising mo, maaaring sasabihin mo, ano kaya? Tatanungin ko pa yan o hindi? Nasa sa inyo yun, ha? Yes, sir. Mag-aantay lang ako dahil bukas ang aming tanggapan sa inyong dalawa. Hindi ko ipapabayaan. Itaga nyo sa bato. Yes, sir. Okay?